yung tinatawag na bautismo na yon, nagre-represent nga dito sa kanyang sa death, burial, and resurrection of Christ. Ibig sabihin lamang, kung tunay na siya ay ating tinanggap, kikilalanin natin yung kanyang mga sulat na siyang magpapabago dito sa ating mga lumang pagkatao. Mahirap turuan ito. Bakit? Hindi, mahirap pasunurin yung katawan eh. Pansin ninyo, pag nakatamarang halimbawa ay sumamba, ay absent muna ako sa linggo, sunod-sunod na yun. Pag sumamba, inaantok, nag-iiba. Bakit ganon? Mahirap turuan ito. Sa pag-awit, nung tinatawag ng mga hymnals na ito, halos ayaw sumabay ng katawan natin. Palitan mo lang songbook sa video kayo. Ano? Diba? Gustong-gusto ng katawan niya. Kasi nga, napakahirap nitong pasunurin sa totoo lang po. At naglalaban sa ating mga sarili, yung salita ng Diyos at itong katawan na ito. May gusto siyang gawin, pinipigilan naman ng human. Kaya maano eh, mabigat yung pagiging isang tinatawag na Kristiyano sapagkat hindi nga tayo dapat mabuhay ng ayon sa laman, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos. Ito po yung talata. Sa verse, Roma chapter 8, verse 8. Pasinin po natin. 8:8 ng Roma. At ang nangasa laman, hindi makalulugod sa Diyos. Sabihin, ikinuro na sa iyo na ito ay masama. Ginagawa mo pa rin. Tinuro na sa iyo yung daan ng Panginoong Jesus. Ayaw ibihis si Kristo, ayaw ko ba rin yung dating pagkatao, may hirapan ka dyan. Kinakalimutan kasi ito eh. Kaya nga yun, no, yung ating pamagat. Hindi maipapasok yung tinatawag na bago, kumbaga sa isang memory card na rewrite. Mamamatay yung cellphone mo, ang marami nang naka-insert na kung ano-ano dyan. Magbawas ka na para gumana yung tinatawag na memory card yan o kung ano yung naka-install dyan. Ganun naman talaga. At makikita natin po dito sa binabanggit ni Apostol Pablo na ito, yung ang bawat isa sa atin namatay din, nalibing at nararapat lumakad sa panibagong buhay. Ang bautismo na ating tinanggap ay nagpapatunay na tayo man ay tumanggap ng death, burial, and resurrection of Christ. Ito ang isa pang kahulugan. Death by our old man. Kasi nga, ipinako na natin eh. Burial, inilibing na natin of our sin. Resurrection, ibig sabihin po nito, yung paglakad sa bagong buhay, newness of life. Kaya nga, paghakbang papunta rito eh. Kasi yung knowledge ang magpapabago sa ating mga tinatawag na panuntot na pagkatao. Yung knowledge, yung salita ng Diyos. Kaya niyang baguhin anuman ang nasa ating mga nandito, maging ito man ay matayog na bagay o ayaw pasak sa Diyos, kaya niyang baguhin ang salita ng Diyos. At kung ating ipagpapatuloy yung ating binabasa po, sa Roma chapter 6 pa rin, sa verse 5, pansinin natin, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya, kagaya niya, katulad niya, dahil sa kawangisan ng kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng pagkabuhay na maguli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao, ayon, yung datihang pagkatao, kalakip niyang napako sa krus. Upang ano? Upang ang katawang salarin magiba. So, yun po din sa harap. Nakita natin yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Ito raw ating lumang pagkatao, kalakip niyang napako sa krus. Na ang tanging dahilan na binabanggit po dito, upang ang katawang salarin, yung katawang panglupa natin na ito, ano, yung katawang lupa natin na ito, ay magiba. At nang sagay, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sa makatuwid, kung ikaw ay wala sa ating Panginoong Jesus, alipin ka ng kasalanan. Dito ka nabubuhay sa bagay na ito, itong lumang pagkatao na ito. Dito lumalakad ang ilang mga tao. Ano? At inaasahan ng Diyos na matapos mapakinggan yung salita na pakinggan sa pamamagitan ng binabasa natin,
Magkakaroon ito ng epekto para ikaw ay maging bago. Ano ho? At doon sa bagay na yun, makapag-decision ka ngayon. Sa iyong sarili, mayroong nararapat, mayroong hindi nararapat. Sinasabi po natin, ano to, matinding, kumbaga, laban ito sa ating mga sarili. Ano? At ito ay isang, kumbaga, mahirap na laban. Sapagkat nakatanim sa ating mga salita, sa ating mga puso yung salita ng Diyos, inano yun eh, kumbaga, inihasik. Kaya kikilos ngayon dyan yung mga pag-aalinlangan. Parang mali yata ito. Parang hindi yata ito ayon sa aking pananampalataya. Hindi yata ito karapat-dapat, mali ito. Ganun ang nangyayari po. May digmaan dito sa ating mga sarili sa pagitan ng luma at bagong pagkatao. At yan ay, kumbaga, pag hindi mo naturuan yung iyong katawan, kasi pinuturuan din yung katawan. At hindi mo ito dinala. Sasakyan lang po natin ito. Besel ito kung ituring sa banal na kasulatan, di ko lang matandaan yung talata, na ito yung ibinigay sa atin na sasakyan dito sa mundong ito para gawin mo yung iyong free will. Pagkatapos nito, lalabas dyan yung tinatawag na kaluluwa, babalik na sa Hades. Yun ngayon, iyong katawan, hahatulan ayon sa gawa. Sasakyan, madaling salita. Ano? Makikita natin yan dito sa ikalawang Korinto, masinin po natin, na yung bawat isa sa atin ay huhukuman ayon sa ginawa ng katawan. Ano ba yung ginawa ng iyong katawan na yan? Puro ba yung kasamaan? O yan ba ay kumilalaman lamang sa Diyos? Dito sa ikalawang Korinto yata. O ikalawang Korinto, chapter 5, pansinin po natin verse 10, ang sabi ay ganito.